Kumusta mga idol? Welcome sa isa na namang video ng Boy Kaalaman. At sa video natin ngayon, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang mga dahilan kung bakit magtatapos na ang probinsyano. Alam niyo bang ang probinsyano ang pinakamatagal na teleserye na nangyari sa kasaysayan? Umabot lang naman ito ng 7 taon. Marami ang nalungkot dahil sa pangyayaring ito. Marahil sa 7 taon na tinagal ng teleseryeng ito, minahal na rin nila ito. At ngayon, tatalakayin natin ang mga dahilan kung bakit magtatapos na ang probinsyano. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat! Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit magtatapos na ang paboritong teleserye na karamihan, ang FPJs, ang probinsyano. Unang-una, kailangan nilang magbigay ng pagkakataon sa ibang teleserye o programa ng TV5. Katulad na lamang ng Darna na papalit sa kanila ngayong Agosto. At syempre, kailangan din naman na magpahinga muna ni Direk Coco Martin upang makasama naman niya ang kanyang pamilya dahil 7 taon na rin siyang nawalay sa kanyang pamilya. May ibang netizens din na nagsasabi na nagsasawa na raw sila sa paulit-ulit na takbo ng istorya sa Ang Probinsyano. At may iba naman na nagsasabi na okay lang kahit ganun. May natututunan din naman tayo na aral sa teleseryeng ito. Ang pangunahing rason talaga ay kailangan magbigay naman ng chance sa ibang naka-line up. At isa pang dahilan, bilang respeto na din sa namaalam na misis ni Fernando Poo Jr. na si Miss Susan Roses. Kailangan nilang ihinto ito at syempre, kailangan nilang irespeto ang desisyon ng pamilya ni Miss Susan Roses. Ngunit isa lamang ang sigurado, magkakaroon ulit ng teleserye si Direk Coco Martin. Pakiabangan na lamang ito. Muli, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa bago nating mga uploads. Maraming salamat. Peace!